Atin pong pag-uusapan ngayon ay itong sabihin ko na na matagumpay na coordination or cooperation ng private sector sa pamahalaan. Alam bakit? Kasi po ang San Miguel Corporation or San Miguel Global Power Battery Energy Storage System ay ginawa ng pribadong sektor dyan sa Bataan. Kaya ikinatuwa ng ating Pangulong Marcos dahil ito ay makakatulong para hindi na tayo magkaroon ng problema sa supply dahil ito po ay isang facilities na ginastusan ng private sector para makatulong sa ating ekonomiya, sa residential and commercial. Hindi lang ho sa taga Bataan, kundi sa Central Luzon at iba pa. Okay? Parang simula lang ito pero magpapatuloy dahil sinasabi po ni Mr. Ramon Ang, isa ito sa nakikita niyang solusyon sa kakulangan ng supply dito ho sa ating bansa. Kaya't napakaganda. Okay? Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan? At sa project na ito, na dun sa series na meeting between President Marcos at pribadong sektor, nagkakabunga na dahan-dahan. Kung inyong mapapansin, madalas kong binabanggit dito sa Mike Abe Opinions, Facebook and YouTube channel na sa Malacanang ginagawa yung mga meeting at ito na nga, gumagalaw na sila. Okay? O sige. Isa pa na ating pag-usapan, Bureau of Immigration at Customs, Ninoy Aquino International Airport. Huwag naman po kayo magagalit. Sana po mag-improve na kayo. Sana po ayusan na ninyo ang problema kasi po kayo yung bintana, pintuan ng ating bansa para atin pong makuha ang magandang ekonomiya, magandang turista. Pag maraming turista, gaganda ekonomiya, lahat tayo kikita. Pati po yung mga kababayan natin na gustong magbiyahe sa abroad, huwag na ninyo masyadong higpitan. Payagan po ninyong magbiyahe kasi karapatan naman nila. Okay? Kasi until now ay lumalabas po ang mga reklamo ng mga naging biktima sa nakaraang araw. Sana naman po kayong mga taga dyan sa airport, anumang opisina ang dinadala nyo, ang taong bayan at Pilipinas ay nakataya sa inyong mga ginagawa. Kung maganda ang inyong ginagawa, siguradong panalo at maganda ang imahin natin sa international community. Pagka kayo naman ay sumablay o may mga naging problema, lahat tayo ay damaged. So ang pagmamalasakit ay dapat lahat ginagawa ng lahat ng sektor, lalo na ang tagapamahalaan dahil kayo ay pinapasweldo ng taong bayan. Kaya dapat maglingkod ng maayos, tama, para naman po maging maganda ang galaw. Pakinalang po, lalo na ngayon, marami pong magbibiyahe dahil summer. Marami magbibiyahe dahil nagbabakasyon ng iba. Walang trabaho. So kailangan ay huwag niyong iharas. Kung meron namang iso tungkol sa graft and corruption doon sa mga nagiging biktima na di umano'y nahihingan, aba magreklamo kayo. Pag hindi nagreklamo ang mga biktima, including OFW o yung madalas magbiyahe, ay baka akala ng tao walang nangyayaring ganon. Eh kung kayo magre-reklamo, ipagtiwala nyo sa mga kinaukulan dahil hindi lahat ng nasa gobyerno ay ganon. Maaaring iilan lang yan. Pero nakakasira. Pero kung hindi ho kayo magre-reklamo, ay parang baka ang dating eh, nakukonsente pa sila. Ay hindi ho pwede yun. Mapapanagutin ang lahat ng nagkakamali na naaayon sa ating mga batas. Okay? Sunod na ating pag-usapan, eto, naku, eh, meron dagdag bawas ata. Meron pong napipinto at mangyayari na oil price hike, tataas. Kung nagkaroon po ng dalawang linggo na nagkaroon ng rollback sa oil product, ito increase. Kung kailan pa naman mag-Holy Week, di ba? Sabi nga ng mga kababayan natin, kung kailan mataas ang konsumo ng fuel dahil magbabakasyon iba sa mga probinsya, vice versa, nasa probinsya, pupunta ng Metro Manila, madadagdagan ang gastusin. Mm-hmm. Parang wrong timing naman. Oy, kayong mga negosyante, sana naman po'y unawain nyo kung kailan malakas at gagastos sa fuel ang mga kababayan natin, bakit naman kayo nagtaas pa? Diba? Yan po yung isa sa mga magiging problema ng atin pong mga kababayan. Pero hanggat hindi pa dumarating, kasi ang plano po niyan, at yan naman ay madalas nangyayari, every Tuesday, nagkakaroon ng pagbabago. Kaya ngayong weekend or Monday, magkarga na po kayo kung kayo ay uuwi ng probinsya sa susunod na mga araw. Pero huwag po kayong
Pinagbabawal yun na magkumuha kayo ng maraming fuel tapos itatabi nyo sa bahay nyo. Huwag kayong mag-iimbak ng fuel. Yun na lang, enough na yung full tank ng inyong mga kotse. Kung maglalagay kayo sa isang lugar delikado, yun ay napakainit ng panahon. Hindi po ina-advise yan. Baka nagtitipid kayo, bibili ng medyo mababang presyo, iimbak sa bahay, delikado yun. Huwag na lang po. Enough na yung mag-full tank kayo kung tatlong kotse nyo, di full tank nyo lahat habang medyo mababa. Ganun lang, discarte lang. Para may proteksyon ang kapitbahay at lahat. Okay? Ito yung ating pag-usapan. Good news po ito eh. Sana nga ho, ito na yun. 99% daw po ng Digamo case solved na. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Alam mo nung madinig ko yun, talagang inulit-ulit ko eh. Totoo ba yun? Ang kanya palang pinanguhugutan, yung isa raw ho, na halos 3 linggo na, na kailang sinusubaybayan, ay nahuli na. Nasa kamay na po ng NBI. Yung isa sa itinuturing ng mastermind. Ang tanong, ilan ba ang mastermind dito sa nangyaring ito? Akala natin, yung Tevez ang nababanggit, ito meron mo palang isa. O baka kung ilan yan. Yung isa hawak na. Pagka nahawakan na ng mga otoridad, yung isa sa mga mastermind, ay talaga hong ang laki ng chance ang ma-resolve ito. Kasi maliban ho dun sa mga nahuli at voluntaring sumurrender na mga suspect, ay ito raw ang nahuli po isa sa merong malaking-malaking kinalaman doon sa kaguluhan sa Negros. At hindi man binanggit ang pangalan, pero by next week or Monday, sabi ho ni Remulla, Secretary, ay kanilang ilalabas yun. Kailangan niyang malaman ng tao kung sino yun. Diba? Kung si Tevez ba yan, di dapat malaman. Kung hindi naman si Tevez, di malaman yan. Kasi ngayon, ang perception, ayan na, perception ang ginamit ko, sa pantaha ng tao, ay baka mga Tevez. Eh ngayon, kung meron namang ibang pangalan, pwede, dapat malaman. Kahit na sino yan. At mukhang merong kaugnayan sa politika at business ang mga maaaring motibo. Wow. Kasi ro, parang nabubuhay pa yung Governor Digamo, lahat ng mga illegal doon sa kanilang lugar, pinatigil. At yung mga merong illegal activities doon ay naapektuhan. So maaaring yan ang isa sa dahilan. Pero ganun pa man, good news yan. Kung ganyan na, 99%, ang taas nun ha. 1% na lang. Wow. So, baka ito na nga po ang magbibigay ng resolusyon sa kaso, magbibigay din ng katahimikan sa Negros, at ibig sabihin, kaya at kinaya ng ating mga otoridad sa maiksing panahon, kasi nangyari yan March 4, o diba? O mag-iisang buwan na. Mag-iisang buwan pa lang na masosolve na nila, okay yun. Pagka nakilala, na-identify, kumpletong dokumento, ipalyang kaso. Pag nasa korte, ibang usapan na yun, bahala na sila. So di ba good news ito? Ano po inyong masasabi dyan? Mag-react, comment, at huwag kayong makalimot, mag-follow, mag-subscribe Facebook and YouTube channel dito po sa Mike Abe Opinions. Salamat po. Happy weekend. Ganda ng t-shirt, ano? Di ba? Nababasa ba ninyo? Professional blogger.